Magandang buhay sa inyong lahat. Narito na naman ako ngayon upang magbigay sa inyo ng konting ideya sa pamamagitan ng aking video. Ngunit bago ako magpatuloy ay gusto ko munang i-shout out ang lahat ng ating mga taga-suporta sa ating video. Shout out sa iyo, Muhammad Yusuf Haddani. Shout out din sa iyo, Rino Carter Caliso. Shout out din Musa Amerel. Shout out din sa iyo, Katits Dudu the Explorer. Shout out din sa iyo, Jacob Altrids. Shout out din sa iyo, Mercy Basa. Shout out din sa iyo, Marian Laryusa from Maramag Bukidnon. Shout out din kay Gold Metal Hunting. At shout out din kay Walter Pama. At para naman sa lahat ng mga manunood na di pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, ay inanyayahan ko kayong mag-subscribe na kayo mga katits. Dahil sigurado akong makakakuha kayo ng kahit na kaunting ideya sa aking video na pwede nyong magamit sa ating pag-treasure. Salamat mga katits. Let's get this party started! Nandito ako ngayon mga katets sa isang lugar na sinasabing kampo ng hapon dati. Ito yung lugar na makikita natin doon sa nakaraan kong video. Dahil gusto kong balikan yung nakikita ko ditong lubluban ng Kalabaw or Lusak sa Bisaya, Lunangan sa Carabao. Dahil gusto kong sabihin sa inyo mga katets na ang lubluban ng Kalabaw or Lusak sa Tagalog ay 90% accurate na natural detector. Ayan katets, oh, may Kalabaw. Hindi lang dito ko napatunayan yan mga katets, kundi sa maraming lugar na may nakabaong kayamanan mga katets. Totoo po yan mga katets, dahil marami na mismo ang mga sinasabi na nakakuha sila doon sa lubluban ng Kalabaw. Ito yung bato doon sa dati kong video, at merong isang bato doon sa unahan, diretso dito. At sa gilid nito mga katets, ng batong ito, ayan, oh, parang may mukha nakatingin doon sa jacuzzi ng Kalabaw. Sa gilid nito mga katets ay may makikita tayong tinatawag nating arwe. Ayan mga katets, oh. Alam naman natin na pag arwe ay nagtuturo yan diretso patungo sa deposit. Ayan, tingnan nyo mga katets, itong arwe na ito ay diretso doon sa jacuzzi ng Kalabaw. Pag ginuhita natin yan at guguhit din tayo dito sa center ng bato, mula doon sa kabilang bato, yun ang isang bato mga katets, diretso dito sa center ng batong ito, diretso doon sa paliguan ng Kalabaw o lubluban ng Kalabaw o Lusak, ay magtatagpo ang guhit mula dito sa arwe mga katets. Doon sila magtatagpo sa jacuzzi ng Kalabaw mga katets. At alam natin na yan ay mayroong deposit mga katets. So accurate ang Kalabaw. So di natin may paliwanag kung bakit ang Kalabaw ay talagang natural na detector natin mga katets. Kaya kung wala kayong mga gadget na pwedeng makadetect, ay gamitan nyo ng Kalabaw mga katets. Ilagay nyo ang Kalabaw doon sa area ng kahit mga isang linggo. Pag gumawa siya doon ng kanyang lubluban, siguradong yun na ang target mga katets. So bago tayo umuwi, tinawag tayo dito sa
malapit na bahay, mga katets, dahil may butas daw sila dito dati. May hinukay sila. At ito yung bato, mga katets. Ayan, makikita natin na mayroong maraming triangle na marka, no? Merong square box o rectangle, no? Merong triangle. So tingnan niyo mabuti ang bato, mga katets, dahil ididikod ko to ngayon. Ituturo ko kung saan nakalagay ang deposito dito. Ayon, mayroong isang bato daw doon na maliit lang pero hindi nila magalaw-galaw. Napaka tigas tanggalin. Siguro malaki ang ilalim na yan. Ito yung butas nila, katets. Tinambakan nila. Yan, umabot na sila dito ng malalim. Siguro nasa mga 10 feet na, mga katets. Pero wala silang nakuha. Dahil ang mga katets natin, ito yung nadidetect sa area na to. Kaya dito sila nagukay. Ayan, tingnan nyo yung batong yan, mga katets. May napapansin ba kayo? Parang simpleng bato lang siya. Lapitan natin. Ayan yung mga sign niya. Tingnan nyo. Ayan. Parang natural na bato lang, mga katets. Pero dyan sa unahan, merong lumang niyog dyan na naputol na ngayon. Saka dyan sa kabilang bahay, merong bato dyan na hugis pato, mga katets, or bibi, or hugis Donald Duck, mga katets. Yan dyan sa kabilang bahay. Pero ang deposit lang na nandito ang ituturo ko sa inyo ngayon. Ayan. Tingnan nyong mabuti. At itong isa naman, mga katets, ay parang tuka ito ng bibi o duck. Ayan, tingnan nyong mabuti, mga katets. Ayan, diretso doon. Ito ay kanto na. Bali, yung batong yon na tuka ay masasabi nating borderline, mga katets. Kung wala kayong napansin sa batong ito na kakaiba, mga katets, ito ang tingnan nyo, mga katets. Ayan. May nakikita ba kayo dyan, mga katets? Ayan siya, mga katets. Tingnan nyo mabuti. Isang mukha ng kwago. Siguro din nyo napansin kagad. Isang mukha ng kwago at sa gilid niya merong square box. Parang nature lang, mga katets, no? Pero pag-ibon ay tingnan natin kagad yung tuka niya kung saan nakaturo, mga katets. At ang tuka niya ay nakaturo doon sa may dahon. At mula naman dito, mga katets, sa batong ito ay masasabi natin itong parang tuka ng bibi. Ito ay kanto. Hanggang dito lang ang borderline ng treasure nila, mga katets. Kaya mula dyan, diretso din ito doon sa sinasabi kong dahon ng marang, mga katets, na nilagay ko. At yan din ang tinitingnan ng isang kwago dito sa gilid ng bato, mga katets. Ito, mga katets, oh, meron ding linya papunta doon sa kabila. Meron ding deposit doon sa kabilang bakod. Ibang iba ng mayari. At saka ito rin, itong parang matulis dito, diretso din ito doon sa puno ng lumang niyog. Meron ding gibawi yung lumang niyog doon, mga katets. Ito siya, mga katets, oh. Napakatulis ng tuka ng kwago. At kahit na silipin natin mabuti, ito ay nakadiretso talaga dito, mga katets. Dahil hanggang dito lang tayo kasi ito ay nakakorner din doon sa isang bato. Yun.
dito rin diretso yon. Kaya bali, yung guhit nila ay dito mag-aabot. Mula dyan sa Quago, diretso siyang nakatingin dito at sa ang kanyang tuka ay dito rin nakasentro, mga katiets. So hindi na tayo lalagpas dyan sa kabila dahil nga merong borderline doon na batok. So ito na yung kanto nila. Bali, yan na lang ang hangganan ng area na pinagbauna ng treasure, mga katiets. So nandyan, wala dito sa hukay nila.